Ayun po. Ako po si Tess Angeles ng taga New San Jose, Dinalupiahan, Bataan. Hindi po aksidente itong pangyayari ito kasi meron pong pansit talaga. Magluluto ako, salo-salo kaming pamilya. Bukas po, Mother's Day. In-advance na po namin ngayon. Kaya lahat po ng kalalayan, binabati ko po ng happy, advance happy Mother's Day. Ito po ang aking mga lulutuin. Kilagot po ako ng manugang si Kiko ng pansit gisado. Ito po ang mga sangkap. Ito po, bawang. Sibuyas. Ayan po. Longganisang Macau. Ayan po. Iprito ko muna po ito. Celery. And then, carrots. Ayan po, carrots po. Red pepper. Po. String beans po. Tinatawag na baggy beans, sabi nila. And then, cabbage. Ito po, repolyo po. Ayan. Tapos po, ito po. Meron din po siyang hipon. Nilaga ko muna po siya para hindi siya balansa. Tsaka po, hinimay na pitso ng manok. 1 kilo. Para po masarap. Tapos ito po, ang dinik-dik na pampalasang hipon. Ayan na po siya. Kinatas ko po. Sarap naman yan. Tapos po, bihon. 1 kilo. Wow. Pansit Canton. Isang balo. Ito po. At nor cubes. Hindi na mawala po sa akin to pag sa pansit. Nor cubes. Asin. Ito po, asin. Yan po, asin. Oyster sauce. Yan po, oyster sauce. Toyo. Yan po. Patis. Patis po. Pamintang, ito po, black pepper na ground pepper na pamintang maanghang. Ito po yung huli. Hindi ko sinasabay sa gulay, sa pansit. Para po masarap. Hindi po ba? Hindi po, mag-umpisa na po ako magluluto. Panoorin niyo po. Para yung iba pong di marunong magluto ng pansit. Para po matutunan niyo rin po paano yung pagluluto ng masarap na pansit. Una po kami. Punta na po kami sa kusina. Tendereng! Ito na po ang aking pagluto. Unahin ko na muna po ang bawang. Ito pong bawang papipirito ko muna po siya tapos maghihiwalay po kung pambubudbud po sa pansit pagkatapos kong naluto para po mabango siya. Ibubudbud ko po. Pag pumapula na siya, yahang ko na. Magkikira po ako na konti para po ang gulay naman po ang aking lutuin. Gusto po kasi ng manuga kong si Chico yung pong luto ng pansit. Ano po kasi, ewan ko nga po ba, bakit gusto niya yung pagdiluto ko, madami daw po siya nakakain. Ewan ko po, ano po ba yung sikreto? Ano po? Toyo, yung pakis, their souls. Sibuya. Sabaw po ng hipon, pinakapampalasa. Po siya. Tapit. Nakalapit na. Iyaga naman sandali po. Ayan. Napakasarap ng pasit ni Aling Tess. Maraming hipon. Dakal hipon, no? Maraming hipon. Alam po, in-advance ko na po ang
Pagsasalawa namin ngayong Sabado, dapat kong bukas. Dapat kong bukas kong lulutuin ko eh. Mother's Day. Mother's Day. Kasi kong bukas, ayoko maging Martha. Alam nyo na po yun, dahil panambang bukas, so na si Lord. Kaya po ngayon nag-advance na po kami, salo-salo kami ng pamilya. Kaya po, napakaganda po ng pamilya eh. Nagkakasaya, salo-salo. Tapos bukas po, magkakasama na lang po kami pamilya sa pagsamba sa Panginoon. Kaya, inuuna ko na po, nag-advance na po namin yung, sa Mother's Day na pagsasagawa namin yun. Makikita nyo nang po mamaya. Ang unang kakain si Chigo, tsaka po si Joel. Dahil ipo. Yay! Dahil ipo po. Sa kudrado po ito, sa kudradong po. Sa kilo po. Kailan po yung katansak po. Kailan po kasi na, sa kilo. Pang isang kilo lang po ito, sa isang pasikan po. Sa awa ng anak si Michelle. Bagya lang po. Pinibod na bawang na masarap. Kasi palabo. Ito yung celery. Mga kabalen. Manyaman eh. Patsaka manyaman po ni mga kabatsmate. Patsaka po may luto ya. Manyaman niya. Mga kumare. Mga kapatid ko nasa Amerika. At mga pamangkin ko nasa Amerika. Mga hipag ko. Mga kaibigan ko. Di po ba na Jacklita? Pastor Dante. Shout out, Pastor Nenay. Pastor Dante, bisa kang kaya pa si Gisado, manyaman. Sige, Pastor Johnny Malyare, manyaman, no? Matalanda ko po. Dala akong aeroplano. Ay, yun ako, Pastor Dante, oh. Manyaman ni Pansit. Oh. Ngayon po. Oh, yun na po lageta mo, bule. Oops. Bule. Hapkok mo po yan, ha? May pawas ko, abe. Abe. Marcia! Marcia, Pastor Bong... Ano pwede? Beneventura. Pastor Bong. Ano pwede niya? Beneventura. Beneventura po. Wow, mga kapatiran ko po. Mga kaibigan, kapitbahay. Luto na po. Wow! Luto na yan, Nay? Wow! Inyong pag naluto. Wow! Sarap! Favorite niya natin Dindin yan. Hello, Dindin! Luto, Nay. Hello, Dindin! Luto na pa si Gisado. Maraming gawang. Hello, Res. Hello, May. Luto na. Okay. Naluto na po, mga kaibigan, ang pansit. Eto. Titikman po natin yung pansit ni Nanay Pes. Okay. Kanina pa tuluto. Kaya lang katatapos ko lang kasi mag makipag-meeting doon sa grupo namin sa parang small group. Parang small group siya pero combination kasi siya ng men and women. So pero konti lang naman kasi parang mga 10 lang kami. Tapos ang mga kasama ko yung mga elders, sila Ma'am Sheila, sila Sir Omi, mga mag-asawa at saka mga mommies. Ang ganda kasi ng topic, napaka-neutral ng topic, yung mga pinag-uusapan doon. It's all about improving your what, improving oneself, paano mo improve yung sarili mo, paano mo gagawing servant of God yung mga ginagawa mo sa araw-araw. So yun yung topic namin kanina. Kaya ngayon ko pa lang siya titikman. Ang pansit Gisado ni Nanay Des. So una tignan natin yung component ng kanyang pansit. Merong konti na lang natira. Merong chicken na hinimay. Ayan. Ayan. Ito yung chicken na hinimay. Meron siyang gulay, no? May bagyo beans. Tapos may miki ba tawag dito? Tapos bihon. Ah, kanton. Kanton, may bihon. Tapos may hipon. Ayan, nakita nyo na may hipon. Tunay na hipon po yan. Tapos may mga gulay-gulay. May celery. May paminta. May bell pepper. So, kompleto po siya, mga kaibigan. Ay, kinam. May nagnakaw.
mga ladies and gentlemen, hindi po ako mahilig sa pansit. Ayan nga, hindi mahilig sa pansit. Hindi po ako makain ng pansit. Kumakain po ako ng pansit, pero hindi po hilig ng pansit. Pero nung natikman ko yung mga pansit ni nanay ng mga previously, lalo na yung pansit na kasama namin si Sir Edwin, remember? Kasama ko si Michelle, nung jowa ko lang siya nung kasasagot. Mahal na araw yun eh. Parang pauwi na kami. Pauwi na kami. Tapos, si Nanay Tess, nagluto siya ng pansit gisado. Tapos kumain kami ni na Sir Edwin. Kumain tayo sa bahay, no? Naalala mo? O inuwi? Alam po kumain. Or, hindi naman nakarating sila, Sir Edwin. Hindi, natin tayo. Parang makaba tayo. Hindi ko maalala, basta tayo lang. Basta hindi ko makalimutan sa pansit ni Nanay. Merong sweet peas yun. Ang sarap ang lutong, ang sarap ng luto ni Nanay. Kaya buhat nun, naging ano ko na siya. Uy, may hipon sa ilalim. Oh, ang daming hipon. Ayun, tingnan nyo guys. Oh, may hipon sa ilalim. Grabe, hindi tinipid. Masahog, malasa. Tikman natin ngayon yung lasa niya, okay? Nalalasahan ko yung chorizo. Chorizo ba tawag doon? Longganisa. Chorizo. Longganisang Macau daw tawag doon. Ang sarap yung chorizo. Pagkain mo pala sa kanya, alam mong malasa siya. Hindi siya yung ordinary yung chorizo. Pero parang mong bolong mo. Oh, yun. Ganun lang po. Ang siyempre yung pangluto ni Nanay Tess. Ang special niya, special. Hindi mamantika. Malasang malasa. Hindi siya maalat. No? Punong-puno ng pagmamahal. Ang dali lang siyang gawin. Sundan din lang po yung proseso ng pagluluto ni Nanay Tess. Ang pansit, pagkain ng pamilya Pilipino. Pansit, gisa. Thank you!